Hello! So, kumusta naman kayong lahat dyan? Okay ka lang ba? Happy ka ba? Or ano ba yung mood mo today? Naiinis ka ba? Or kinataman? Or very very motivated ka? So, ano yung feeling mo ngayon, mga sisi? Kasi ako, ang feeling ko ngayon, feeling gutom ako. Gutom ako! Hindi. Feeling ko, I'm so motivated today. Yesterday, ang ganda ng araw ko, ang ganda ng tinda ko. So, I hope I'm looking forward for today. So, hey guys! Welcome to our channel. So, my name is Myra and kung bago ka lang sa aking channel, please do subscribe and don't forget to click the bell notification para ma-update ka sa mga upcoming kong vlog soon. So, it's more on randomness of my life. So, kung hindi ka interesado, sabay ganun. Kung interesado ka, Eddie, thank you. Sabay ganun. Kasi, may iba dyan, thumbs down. Okay lang yan, normal yan, di ba? Kaya lang, anong yun? Pag naisip ko yun, parang, bakit? Ayaw mo ba ng mukha ko? Ayaw mo ng personality ko? Or, pangit lang talaga ang vlog ko? Or, pangit ang editing ko? O, pangit ang mukha ko? Today is Friday, May 21, 2021. Ganon. So, happy Friday, happy weekend po sa ating lahat, sa inyong lahat. So, ay grabe, ang dami kong suknong. Ang daming kapatong sa ulo ko, huwag niyong pansinin yan. Yan ang OOTD ko for today. So, hindi naman siya mabigat, magaan lang siya. And, komportable naman ako. So, pinapauso ko yung hindi pantay ang kulay. So, naka-color coding ako dito sa ano namin, sa shop namin. Kasi mostly dito, ang color coding ay green. So, that's why green yung mga nakikita niyong pintura. So, ayan, di ba? Ang cute naman eh. Kahit mukhang may nakapatong sa ulo ko. So, ayun. Happy lang tayo today kasi Friday. Vlog muna kasi wala pang nagpapatugtong para iwas CPR tayo. So, mga sisi, kain tayo ng kutsinta. Ayan. Ano ba yung baon ko? Diba kanina, hindi nyo pala alam. Ayan. So, kanina, nagluto ako maaga ng nilaga na saging. So, ayan. Ayan. Bango. Hilaw po ito na saging na saba. Yan po yung aking breakfast. And yung kutsinta. And of course, yung aking ginger water. Ginger water. So, ayan siya. Masarap yung kutsinta. Mahirap nga lang nguyain siya. Kasi masyado siyang, ano mo yun, sobrang, ma, ano niya, sobrang lambot. Pag sobrang lambot, parang feeling ko, eh, wala na akong ngipin. Kasi masyadong kapag ginunguya mo, sobrang soft. So, ay ganon. Wala nang trail. Ayaw ko na sobrang lambot. So, ayan. Happy Friday. Ulit. Dito lang sa shop. Today is another day, another blessing, another chance. So, sana marami tayong kita today. Like yesterday. So, ayun. Hindi ako nagpunta ng dentist ngayon. Kasi sabi ng dentist ko, pwede naman na mag-antay itong molar band ko na nag-loose na ayusin on my next visit, which is on June. So, for now, tsaga-tsagaan ko muna yung loose dito. As long na, ano naman siya, hindi natanggal, okay pa siya. Kasi kapag bumalik ako doon, panibagong bayad, besh, panibagong bayad, siguro mga 600. Ako, diba? Sayang naman. Kaya ganon. So, ayan na nga. Magbibigay lang ako ng konting tap
topic para sa vlog na ito. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi meron akong napanood na vlog. Hindi ko nakasabihin kung sino. And based din on also sa mga nakikilala ko na mga naging kaibigan ko dito sa out ng YouTube at sa YouTube na nakaka-encounter ng mga ganitong situation. So, disclaimer, sasabihin ko lang based yung aking opinion at ang aking paniniwala at obserbasyon. So, we all know naman na ngayon ang YouTube ang isa sa karamihan ng lahat na pinagkakabalahan ng karamihan, as in karamihan, magbata, teens, matanda, or yung normal age na adult. Kasi since nag-start yung pandemic, yung mga tao nahirapan maghanap ng trabaho, naging boring, yung iba naman talagang nagsisikap. Kasi alam nila na sa YouTube, kahit paano, ay may chance ka na sumahod in the future kapag na-achieve mo yung mga roles ni Lolo. So, sa lahat ng mga nag-YouTube, I know na iba-iba ang iba-iba ang target. So, ang point ko lang, share ko lang sa inyo na alam ko nakakatulong ang YouTube para sa ating lahat, pero I noticed na nakakasira din ito ng relasyon, nakakasira ng samahan ng pamilya or samahan ng kaibigan or samahan ng mag-asawa, mag-jowa. Kasi, correct me if I'm wrong, hindi lahat ha, hindi lahat. Pero, yung mga nagbablogger na matagal na, na halos na-addict na pinapriority na yung mga viewers, which is okay naman yun. Pero wag po natin kalimutan na mas priority po yung family natin, kaibigan, anak natin, asawa, boyfriend, kapatid, or basta lahat ng loved ones. Kasi yung iba, wala nang nagawa talagang 100 totally percent. Hindi nila napapansin na more on YouTube na pala sila. More on editing, more on vlogging, despite na nag-work pa sila. And nakakalimutan na nila yung responsibilidad nila sa kanilang kunwari asawa or pamilya or whatever man. Kahit hindi man mag-react yung partner ninyo or yung mga loved ones ninyo, na-notice nila yon kung ano yung changes na nangyari sa sarili mo at sa pagsasama ninyo since nung nag-vlog ka. Or kahit pa dati ka pa nag-vlog, since nung nagiging ano ka na, focus ka na sa vlogging. Hindi lahat, pero mayroon talagang mga nakaka-encounter nun. Lalo na yung mga nagba-vlog na nakaka-LL na, yung malaki na yung sahod nila, or yung medyo nakaka-step na sila compare sa kung ano sila dati. Nabibili na nila yung gusto nila, tapos basta yung nagiging masaya na sila sa kung ano sila ngayon. Pero grateful sila sa mga nangyayari sa buhay nila. Kaya sa sobrang grateful nila sa mga viewers, sa mga supporters, doon na talaga nakafocus yung attention halos 100%. At napapabayaan na katulad yung asawa, yung jowa, family, anak. Kasi kunwari, meron akong isa na napanood na hindi na daw nakapagluto ng dinner ng asawa kasi yung babae nag-work din. Tapos pag-uwi ng bahay, sa halip ng kapagluto, nag-i-edit pa at nagbablog pa. So, nung dumating yung asawa, walang pagkain. Tapos, syempre, asawa mo yun, kailangan mo magbigay ng responsibilidad mo sa kanya. Asawa man, whatever, basta tinutukoy ko dito, asawa man, kaibigan, or whatever, yung family. Basta nagbabago yung samahan ninyo nang dahil lang sa naging focus ka sa pag-vlog. So, nawawala ng atensyon. Katulad niyan, katulad ng mga weekend. Diba, parehas kayo kunwari nag-work yung jowa mo or asawa mo, nag-work ka din. So, yung time ng day off ninyo, na isa sa day off ninyo, diba nagbibigay ng time kunwari, kumain kayo sa labas. And take note, yung iba dyan, kahit kumain sa labas, hey guys, nandito kami ngayon sa ganyan, nandito kami sa ganyan. Okay lang po yun, pero huwag naman fully 100%. Minsan, mag-save naman mong konti yung privacy para sa inyong dalawa or sa inyong pamilya. Kasi, kahit hindi po nagreklamo yung partner nyo o yung kasama ninyo, deep sa puso nila, napapansin nila na something is changed, something is wrong.
something na parang nagbago na. Kasi kapag ganun, kailangan marunong tayong makiramdam sa mga kasamahan natin, lalo sa partner natin. Kailangan huwag natin kalimutan yung responsibilidad natin sa kanila. Although, ang laki ng tulong ng vlogging sa buhay mo, pero huwag natin kalimutan kung sino yung mga taong nasa tabi natin before man tayo mag-vlog or kahit all the way man na pag-vlog. Kasi yung iba, isipin natin, oo, support natin, support. Pero hindi lang sila nagre-react deep on their hearts. Medyo, ano sila, unhappy. Kasi nami-miss nila yung dating ikaw na before ka maging addict sa vlog. Nami-miss nila yun, yung bonding ninyo, kwentuhan ninyo. Kasi ngayon, halos more on pivot, naka-camera. Diba? Sinong relate dyan? Sinishare ko lang yung thoughts ko. Na it's up to you kung maniwala ka or baka na-encounter mo rin based sa mga kapaligiran mo. Kaya ako, dati, nung nasa Malaysia ako, kapag kasama ko yung boyfriend ko, kahit magkasama kami, kapag talaga magkasama kami, hanggat maaari, kapag tapos na ako makakuha ng 1 or 2 videos, nag-i-stop na ako. Nagpo-focus na ako ng time sa kasama ko, sa boyfriend ko. Kasi ayaw kong out of place siya. Ayaw kong magtampo siya na nag-spend siya ng malaking money, nag-drive all the way ng malayo para lang mabigyan ako ng time. And ako naman, mag-focus lang on vlogging. Diba? Nakakahiya. Kaya dapat maging concerned tayo, maging aware tayo sa nararamdaman ng mga kasama natin. Basta, sa lahat na yan, in general na kaibigan, anak, asawa, nanay, mga ganun. Basta, huwag po natin kalimutan yung responsibilidad natin sa kanila. Kahit man tayo nakakatamasa na ng magandang buhay nang dahil sa vlogging. I-budget po yung oras. Vlogging, family, relationship, and me time. Kailangan budget lahat. Hindi puro lahat nakapokus sa vlog, 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 vlog. Isipin mo rin yung sarili mo, mag-pamper ka rin na walang camera, mag-relax ka rin muna na walang camera, o diba? Hindi halos lahat. Kasi marami nang naghihiwalay na dahil din sa pagiging over social media. Nandiyan yun. Diba? Kung sa ML nga, nag-aaway mag-ina o mag-jowa o mag-vlog pa kaya. Kasi pag nag-vlog ka, time consuming, pag-edit mo pa lang, lalo kung baguhan ka, pag-edit mo pa lang, halos nakaupo ko na sa gilid, sige ka-edit mo. Kasi normal lang naman yun, kasi gusto mo lang naman mapasaya yung mga viewers mo. Kasi yan, dahil sa kanila, nagiging happy ka. At kung ano ka ngayon, isa sila sa dahilan. Pero yun nga, huwag natin kalimutan yung mga behind na person na nabibigay sa atin ng time. So, yun, napahaba na naman ang aking vlog. Sana naintindihan niyo yung point ko na huwag tayong maging super na nakatutok lang sa social media at vlog or ganyan. Pahalagahan natin ang mga taong nagmamahal sa atin at ang mga taong importante sa buhay natin. Kaya yung mga alanganin ang mga marriage, save your marriage. Ingatan niyo po, ha? So ngayon, bye-bye na and see you in my next vlog. Thank you everyone for watching. Always be happy and bye-bye!